Ito po yung ating 1 cup na desiccated coconut. Itutos lang po natin sa ating kawali until maging golden brown. Until mag-golden brown po yung ating latik. Magmamantika po yan. Then, magbubuo-buo. Ito po yung niluto natin na latik. Dinrain ko na po yung kanyang oil. Ito po yun. Ito po yung gagamitin natin pang spread sa ating paglulutuan ng ating sapin-sapin. Then, ito po yung na-roast natin kanina na desiccated coconut. Hello po! It's me again, LorenLilKusina. Today po, magluluto ako ng sapin-sapin. Ang mga sangkap po na aking gagamitin ay 4 cups glutinous flour, 4 cups coconut milk or yung ating purong gata, 1 cup granulated sugar, then 2 cans condensed milk. Yung condensed milk po natin ay 300 ml po ang isa. Bali, dalawa po yung gagamitin natin. And 1/4 cup ebop milk. Para naman po sa ating flavor food coloring, gagamit po tayo ng ube food coloring. Then yung isa naman po ay egg yellow langka flavor. Then yung isa naman po na gagamitin natin ay buko pandan flavor. Sa isang malaking mixing bowl, lalagay natin yung ating coconut milk. Musna natin lahat. Haluin natin yung ating coconut milk. Then unti-unti natin ilagay yung ating glutinous flour. Huwag niyo po ibuhos lahat. Unti-unti lang po. Then, pag nakita po natin na natunaw na po yung unang nilagay natin, mag-add po tayo ulit ng ating glutinous flour. Ayan, haluin. Scrape nyo po yung tabi. Ayan, haluin. Then, mag-add tayo ulit ng ating glutinous flour. Haluin natin. Then, isali natin yung pinakahuling glutinous flour natin. Yan, haluin natin uli. Nahalo na po natin yung ating glutinous flour at saka yung ating coconut milk. Then, ang susunod natin ilalagay yung ating condensed milk. Then, yung isa pa po natin condensed milk. Yung ating 1 cup na granulated sugar. Susunod natin yung ilalagay yung ating 1/4 cup ebop milk. And haluin po natin ito. Make sure na haluin po natin maigi yung ating mixture. Nahati na po natin sa tatlo ang ating mixture. Then maglalagay naman po tayo ng flavor food coloring natin. Then okay na yung kulay nito. Set aside muna natin ito at kukulayan naman natin yung isa pa. Ang ilalagay natin ay langka flavor food coloring. Hali, egg yellow po yung lalabas na kulay niya. Then, isi-set aside naman natin ito at gagawin naman natin yung buko pandan. Then, yung pinaka-last natin ay ang ating buko pandan flavor. Mix lang natin. Then, ito po yung ating magiging kulay ng ating sapin-sapin.
tatlong klase po. Then, magsisimula na po tayong mag-steam. Ang una natin i-steam ay ang ating ube. Ito po yung paglalagyan natin ng ube. Mixture natin. Then, papahiran po muna natin ng... Ito po yung oil na kinuha natin sa ating latik. Yung coconut oil. Then, para wag po dumikit yung ating sapin-sapin, spread lang po natin yung ating coconut oil. Yan na yan. Sasali na natin yung ating mixture ng ating ube sapin-sapin. Kumukulo na po yung steamer natin. Then, yung takip po ng steamer natin, nilagyan ko po ng tela. Or kahit cheesecloth po, kung meron po kayo, yun po yung ipang, ano natin, balot natin sa takip ng ating steamer. Nang sa gayon, pag niluluto po natin yung first layer or yung ating sapin-sapin, yung tubig po na tumutulo sa takip ay hindi po pumunta rin sa ating sapin-sapin. So, ayan po, binuksan ko na. Nalagay ko na po yung ating... Then, maghihintay po tayo ng 20 minutes until maluto po yung unang layer ng ating sapin-sapin. Ilagay lang po natin sa medium heat ang ating stove para hindi po mabigla ng luto yung ating sapin-sapin. After po ng 20 minutes, ang susunod naman natin yung ating buko pandan. Nailagay na po natin ang ating buko pandan, yung pangalawang layer natin. Iluluto naman po natin ito ng 15 minutes. After ng 15 minutes, ilalagay naman natin yung pangatlong sapin-sapin natin, yung langka flavor. Bango, amoy langka. Tatakpan po natin uli at lulutuin po natin ito uli ng another 15 minutes. Iku-cool down lang po natin yung ating sapin-sapin. Off na natin yung ating stove. Iku-cool down lang natin hanggang sa lumamig, then isa-serve na po natin. Po. Ready to serve na po yung ating sapin-sapin. Sensya na po, nalobat ako kanina. Nilalagyan natin ng latik at saka yung toasted natin na desiccated coconut. Ngayon naman po ititikman natin ang ating sapin-sapin. Ang sarap. Sarap ng ating sapin-sapin. Sarap. Malinamnam. Ang sarap. Ube. Buko pandan tsaka langka. Mas nanginibabaw yung lasa ng ube, ng no, langka. Sarap. Sarap. Yummy. Sarap. Grabe, ang sarap. Malinamnam siya talaga. Ang sarap. Sana po, itry nyo rin po sa bahay nyo. Salamat po uli.
Thank you for watching Loren Lil Kusina. Thank you po.